Ano naman kaya ang reaksyon ng ating mga motorista sa pagtatalaga ng exclusive motorcycle lane sa Commonwealth Avenue sa Quezon City? Alamin natin mula kay Joshua Garcia live. Rise and shine, Joshua. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Audrey. Para masigurado nga ang kaligtasan ng mga gumagamit ng kalsada at kasabay ng pagpapaluwag ng daloy ng trapiko, maglalaan na ng motorcycle lane dito sa Quezon City. Maglalagay na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mga eksklusibong linya para sa mga bisikleta, motorsiklo at pampublikong sasakyan dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City. Napagkasunduan ng Metro Manila Council o MMC na binubuo ng mga mayor ng Kalakhang, Maynila na maglaan na ng mga designated na linya para sa bisikleta, motorsiklo at PUV para nga maiwasan at mabawasan ng mga aksidente kinasasangkutan ng mga motorsiklo sa naturang highway. Sa Resolution Number 22-15 ng MMDA, ang pinakadulong linya sa kanan ng Commonwealth Avenue ay itinalaga bilang eksklusibong bicycle lane. Ang ikalawang linya naman mula sa kanan ay para sa mga public utility vehicles, habang ang ikatlong linya ay para sa mga motorsiklo. Alinsunod dito ay maglalagay din ng mga nararapat na lane markings mula sa Elliptical Road hanggang Doña Carmen Subdivision at vice versa, katuwang ang Department of Public Works and Highways o DPWH at Quezon City LGU. Audrey, bibigyan ng bawat linya ng sarili nitong kulay asul para sa motorsiklo, dilaw para sa PUV at berde sa mga bisikleta. Inaasahang may papatupad naman ang mga exclusive lanes na ito bago matapos ang Nobyembre o pagpasok ng Disyembre ngayong taon. Sa mga nakausap natin kanina, no, pabor naman ang halos lahat ng motorista na regular na dumadaan dito sa Commonwealth Avenue. Anila, hindi lang ito iwas disgrasya, kundi dagdag disiplina din daw sa kalsada. Yung mga apat na gulong, di dapat hulihin din yan sa motorcycle lane kung pumasok sila. Ah, okay. Sa amin, magandang ano yun para iwas disgrasya. Mas makakabubuti yung may sarili lang motorcycle lane at saka bike lane. Dahil po sa pagkalat-kalat sila, mas mataas po ang porsyento ng aksidente. Ano, for safety purposes na rin. Kasi sa Commonwealth, usually kasi hindi may iwasan yung mga motor sisingit-singit kung saan. So, at least merong designated na motorcycle lane. At least dun lang sa isang lane lang for their safety na rin. Oddly, ayon din sa MMDA, ang sino man na mahuhuli ng motorista o sasakyan na wala sa tamang linya ay pagbumultahin ng 500 piso. Samantala, pinag-aaralan na rin ng ahensya na maglagay na rin ng exclusive motorcycle lane sa kahabaan ng EDSA at Ortigas Avenue. Yan muna ang latest. Balik sa inyo dyan, Audrey. Maraming salamat, Joshua Garcia.